Hello everyone! If you're new here, I'm Teacher Kaye and I'm a certified speech-language pathologist. Today our topic is AAC and that stands for Augmentative and Alternative Communication. Na medyo napag-usapan ko na in some of my live streams and also in my video about verbal dyspraxia, if you want to check that out. Marami din talaga nagtatanong about AAC and I've had requests from people na pag-usapan ang AAC or ang PECs, which is a kind of AAC. May nagtanong na rin about baby sign language, which I've made a separate video on. Today, I've invited a colleague who is a specialist in AAC. Ang specialist po, ibig sabihin nito ay naglaan sila ng karagdagang panahon para aralin ang AAC at nang sila ay maging eksperto sa pag-assess at sa pag-implement nito. Our guest today is not only my colleague and fellow speech pathologist, but also one of my good friends and seatmate ko. Seatmate ko nung nag-aaral kami and madalas siyang hinihingan ko ng mga notes kasi working student ako noon. And so I leave you in her good hands para sagutin ang top 5 frequently asked questions about AAC. Kaya tara usap tayo, let's get talking! Naranasan niyo na bang maging speechless? Para sa ilan, nakaka-overwhelm ang pakiramdam, pero para sa maraming taong may limitasyon sa kakayahang magsalita, ang pagiging speechless ang realidad nila. Meron kayang makakatulong sa mga gayong individual? Meron! Ito ang AAC. Ako si Maryelle, isang Certified Speech-Language Pathologist at AAC Specialist, at sasagutin ko ngayon ang 5 karaniwang tanong tungkol sa AAC. Una, ano ang AAC? Ito ay acronym para sa Augmentative Alternative Communication. Ito ay ang paggamit ng iba't ibang paraan ng komunikasyon para masuhayan o mapalitan ang natural na kakayahan sa pagsasalita o speech bilang pangunahing paraan ng pakikipag-usap. Ikalawa, anong mga pamamaraan ang kabilang o matatawag na AAC? Saklaw nito ang iba't ibang paraan ng pakikipag-usap na di-verbal, kabilang na ang wikang pasenyas o sign language, picture boards, eye gaze boards, hanggang sa mga apps na pwedeng i-download sa ating mga gadget, at mga computerized speech generating devices. Maraming opsyon mula sa hindi ginagamitan ng teknolohiya o no-tech hanggang sa napaka-high-tech na mga sistema ang pwedeng magamit ng isang individual para maipahayag yung kanyang mga kailangan, kagustuhan, iniisip at nadarama. Pwedeng isa o kombinasyon ng iba't ibang sistema ang gamitin para epektibo niyang maharap ang mga kahilingang pangkomunikasyon sa mga konteksto o sitwasyon kung saan kinakailangan niyang makipag-usap. Ketlo, sino ang makikinabang sa paggamit ng AAC? Sa totoo lang, lahat ng tao ay gumagamit ng AAC. Isipin mo, kapag gumagamit tayo ng gestures o mustra, nagpapadala ng text or ng chat, or halimbawa, yung simpleng pag-uso na common gesture ng mga Filipino, lahat yun ay AAC. Pero higit na itong kailangan ng mga tao na nawalan ng natural na kakayahang magsalita. Halimbawa, yung mga children na may autism na hindi pa nakakapag-develop ng speech. O kaya naman yung mga taong na-stroke at naparalisa ang dila. Applicable din ito o magbe-benefit din yung mga taong may Alzheimer's or dementia, yung mga patient na naka-intubate sa hospital at iba pa. Sa maiksi, kailangan ito ng bawat individual na nawalan ng kakayahang magsalita or kung meron man, hindi sapat ang bilis, ang linaw o ang kakayahan nila para masapatan yung kailangang pangkomunikasyon na mayroon sila sa kanilang mga gawain sa araw-araw, sa kasalukuyan man o sa hinaharap. Ika-apat, paano naman magkakaroon ng AAC yung aking kapamilya, kaibigan o kakilala? Sa totoo lang, napakarami ng AAC systems na pwedeng ma-access ng isa. Pero para matiyak na tugma ito at angkop sa kakayahan at pangailangan ng individual, kailangan na ito ay may rekomendasyon ng isang speech-language pathologist, particular na ng isang AAC specialist. Ang kailangan gawin ng isa ay magpakonsulta at dumaan sa mga pagsusuri o tests, pagkatapos ay magdedesisyon ang pamilya at ang AAC specialist kung alin o ano-anong mga uri ng opsyon yung bagay dun sa individual. At para matutunan ng isa na gamitin ng epektibo yung AAC system na napili para sa kanya, kailangan niyang dumaan sa proseso ng therapy. Ngayon baka naiisip nyo, paano kaya ako makakahanap ng lehitimo na AAC specialist? Pwede po kayong magpunta sa aming directory na makikita sa www.teacherkaye.com
tinigaacproject.com. Lalagay po natin yung link sa description. Ang lima at huli. Hinuli po natin ito kasi ito yung pinaka-controversial na tanong may kinalaman sa AAC. Hindi ba ito makakasama sa pag-develop ng pananalita? So, matutuwa po kayong malaman na ang sagot dyan ay hindi. Sa katunayan, yung ilang pag-aaral po, nagpapatunay sila na nakakatulong pa nga ito sa mga bata na mag-develop ng spoken language. Kung tutuusin po, ang speech, isa lang siya sa maraming anyo ng komunikasyon na ginagamit natin para makapagpahayag ng ating iniisip at saloobin. Samantala, yung AAC, nakafocus siya sa paggamit ng lahat ng posibleng opsyon para kahit may limitasyon ng isang individual, maipahayag niya yung kanyang mga niloloob, mga pangangailangan at kagustuhan ng epektibo sa lahat ng konteksto kung saan siya kumikilos o nangangailangang makipagtalastasan. Kaya malinaw, malaki ang benepisyo ng paggamit ng AAC. And there you have it. So sa kabuuan, nakita po natin na ang AAC ay sumasaklaw sa iba't ibang pamamaraan ng komunikasyon na posibleng gamitin ng isa para maipahayag yung kanyang saloobin, damdamin, iniisip, kagustuhan at mga pangangailangan. At may mga opsyon na hindi ginagamitan ng teknolohiya o no-tech at meron din naman yung mga napaka-high-tech. Ang mga individual na may limitadong kakayahan sa pagsasalita para makipagtalastasan ay makikinabang sa paggamit ng isa o ng iba't ibang anyo ng AAC. Nakita rin po natin dito sa ating maikling pagtalakay na para malaman kung ano yung angkop na AAC system para sa inyo o sa inyong mga kapamilya, kakilala o kaibigan, kailangang magpakonsulta sa isang SLP na Certified AAC Specialist. And most importantly, na-clarify natin na hindi ito nakakahadlang sa pag-develop ng speech, kaya huwag maniwala sa fake news. I hope na meron po kayong natutunan dito sa ating maikling pagtalakay. Ako po uli si Miel, at hanggang sa muli. So that's all for today. Is there any particular AAC that you wanted us to talk about? If you have any comments or suggestions, just type it out dyan po sa box below. If you found this helpful, you can help the community by liking and sharing. At kung hindi pa po kayo nagsisubscribe, it takes 1 second to click that red subscribe button and join all of us here as we learn together. Hanggang sa muli, mabuhay!